So ngayon, ang combination na or planogram ko dito mga kakirig is ganito. 3, 1, 2, 1. So press start. So ayan mga kakirig, umandar yung motor, no? So pag umandar na yung motor, so okay na yung system natin kahit i-press mo pa yan yung mga button. So walang mangyayari mga kakirig, no? Kasi umandar na to yung or nag-activate na yung motor natin. So para ipahintoyin yung motor, so just press lang itong stop button. So agad na ihinto yan. Ayan mga kakirig, no? Kung kunwari, sumubra yung pindot natin sa pin. So, kunwari, sumubra ha. 3, 1, 2, 1. Tapos sumubra, bumalik tayo sa 2. Pagka-start. So, ayan. Mag-alarm pa rin mga kakirig, no? So, ganyan yan mga kakirig, no? So, hindi ito pilsi mga kakirig, no? Conventional lang talaga to. So, sa gustong matuto nito or malaman yung diagram nito, mga. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko. What's up mga kakirig, for today's video mga kakirig is laro muna tayo mga kakirig, no? So kung napapansin nyo dito mga kakirig, may control circuit ako dito at may simpleng power circuit. So ang ginawa ko ngayon mga kakirig is start-stop lang to mga kakirig pero may twist mga kakirig, no? So kung makikita nyo sa itaas, na inilagay ako dito, enter 4 pins to start the motor. So ibig sabihin, kailangan mo ng password or yung parang ATM lang mga kakirig, no? So, kailangan mo makuha yung combination ng pins or password bago mo ma-start yung motor mga kakirig, no? So, pero pwede rin itong hindi motor ang gagawin natin. So, ibang component or system. So, sa akin lang ngayon, ito muna, no? Motor. So, start-stop lang siya na operation pero hindi mo muna siya mapa-start agad yung motor kung hindi mo makuha yung 4 pins na combination or password mga kakirig, no? So, kung makikita mo dito sa control circuit, umilaw yung enter pin. So, ibig sabihin, ito yung indicator na need na i-enter mo yung, or pindutin mo yung combination yung nakaset na pin. So, meron tayong tatlong button dito. Button 1, 2, 3. So, ibig sabihin, combination ng 1, 2, 3, ang 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3. So, may combination ng 1, 2, 3 mga kakirig, no? Pero, apat na combination na number. So, ibig sabihin, pwedeng 1, 1, 2, 2, or 1, 2, 3, 2, or ano, basta apat mga kakirig. So, kasi kapag hindi makukuha yung tamang combination, may mag-alarm mga kakirig, no? So, may mag-alarm. So, ibig kong sabihin, mag-alarm yung circuit natin, no? So, tapos ma-disable yung circuit natin. Hindi tayo maka-enter muna. Antayin muna natin yung mag-reset automatic yung system. So, kunwari, kung makuha na natin yung sa tamang pins or password, so pwede na natin mapindot yung start mga kakirig, no? Dito yung start button natin. So pagkapindot natin ng start button, agad na aandar yung motor natin dito. So kapag napindot natin yung stop, so mag-stop din agad yung motor natin. Pero babalik ka rin sa password or mag-enter ka ng 4 pins para ma-start ulit. So laro lang ito mga kakirig, no? So hindi ito PLC mga kakirig, no? Ito ay isang conventional lang. Pero gusto ko sana itong actual pero wala akong enough na materials. So kaya simulation na lang muna mga kakirig, no? So ipapakita ko sa inyo mga kakirig. So kunwari, pinindot natin agad yung start button. Ang mangyayari niyan, mag-alarm yung system natin agad. So pipindutin ko yung start button, no? So ayan. So hindi ako ng pin dito. Prenes ko agad yung start, so nag-alarm yung system natin, no? So, ayan, na umilaw ulit yung enter pin, so ibig sabihin pwede na ulit. So, kunwari kulang yung password na nilagay natin, kunwari 1 lang at saka 2, no? Pinindot natin 1 at saka 2, tapos start natin or enter. So, ayan, mag-alarm pa rin yung pin system natin. So, namatay yung enter pin natin na button or indicator. So, ayan, na-reset na, no? So, ito. Nag-una. So, try natin yung combination na 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2 yun mga kakirig. 1, 2, 3, 2. So, press start. So, ayan. Nag-alarm pa rin mga kakirig. No? So, ibig sabihin, need talaga ng tamang combination para ma-start natin yung motor mga kakirig. No? So, ngayon, ang combination na or planogram ko dito mga kakirig is ganito. 3, 1, 2, 1. So, press start. So, ayan mga kakirig, umandar yung motor, no? So, pag umandar na yung motor, so okay na yung system natin kahit i-press mo pa yan yung mga button. So, walang mangyayari mga kakirig, no? Kasi umandar na to yung or nag-activate na yung motor natin. So, para ipahintoyin yung motor, so just press lang itong stop button. So, agad na ihinto yan.
Yan mga kirig, no? Kung kunwari sumubra yung pindot natin sa pin, so kunwari sumubra ha, 3, 1, 2, 1, tapos sumubra, bumalik tayo sa 2, pagka-start, so ayan, mag-alarm pa rin mga kirig, no? So ganyan yan mga kirig, no? So hindi ito pilsi mga kirig, no? Conventional lang talaga to. So sa gustong matuto nito or malaman yung diagram nito, mga, so ituturo ko sa inyo kung paano ko, paano gumawa ng ganitong setup mga kirig. What's up mga kirig, welcome to my channel. So sa mga nagbabalik dyan, welcome back. Sa mga bago pa lang, welcome po. So for today's video mga kirig, so isi-share ko sa inyo kung paano gumawa or paano ko ginawa yung may password na start stop mga kakirig, no? So gaya yung ipinakita ko sa intro. So try ko i-explain sa inyo or pakita sa inyo step by step kung ano yung discarte ko na ginawa doon. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kakirig, no? So mga kakirig, ang una kong ginawa doon mga kakirig is siyempre dahil may tatlong push button switch tayo doon na normally open. So ito yung ginawa ko una. So nagdrawing ako, no? So push button. So unang push button. So at isang relay, no? So tinagingan ko siya ng R1, no? So next mga kirig, so line 1 line 2 ito mga kirig, ha? So ito ay galing sa breaker. So ang ginawa ko ngayon mga kirig, so analyze ko inisa-isa. So pag press ko nito, no, push button, so mag-energize si R1, no, mag-energize yung relay natin. So nilagyan ko ng latching R1, no. So next mga kakirig, yung pangalawang push button naman to, ha. Yung pangalawang push button natin is in-interlock ko dito sa unang push button natin, no? So PB2. So tapos naglagay init ako ng pangalawang relay. So tinagingan ko siya ng R2. Kinonek ko sa dyan, line 1, line 2 or neutral. This one naman is line 1, no? So pagka press, so ibig sabihin si push button to or si R2 is hindi mag-energize kung hindi maka-energize si R1, no? So kailangan muna i-press natin si R1 o si push button 1 para mag-energize si R1. So pagka press, energize si R1, papasok yung kurente, maglalatch dito kay R1, no? So pag bitaw, so dito na dadaan yung kurente mga kirig. So ibig sabihin naka-energize na yung R1 natin. So next mga kirig, push button 2 naman mga kirig ang i-press natin. So mag-energize si R2, no? So lalagyan din natin siya ng latching dito mga kirig, R2, no? So ibig sabihin pagka-press, pag-energize ni R1, then press si push button, mag-latch, no? So ganun din pagkatapos ni R1 na ma-energize, pwede natin i-press si push button to para mag-energize si R2, no? So kung maunang i-press si R2, hindi mag-energize si R2 kasi walang kurente. So need talaga una i-press si push button 1 or si activity natin si R1 para mag-energize si R2. So next mga kirig is yung pangatlong push button natin mga kirig, no? So ito yung push button number 3. So syempre ito yung pangatlo rin nating relay, R3, no? Ganon din yung scenario, maglalagay tayo ng latching niya dito mga kirig, R3, no? So ibig sabihin ganon din yung si R3 pag naunang ipindot si push button 3, hindi mag-energize si R3, no? Kasi need pa i-energize natin si R1, si R2, tsaka si R3. So dito mga kirig, pwede na natin siyang maging iset na natin. Ito na yung maging code natin, no? So dahil ang code natin 1, purpose button 1, 2, purpose button 2, 3, purpose button 3. So yan yung magiging sequence natin dito para ma-energize si or magkaroon tayo ng code mga kirig, no? Kasi kapag kunwari ito yung magiging code natin, kunwari ito yung code natin, 1, 2, 3. So, need mo pinditin 1, 2, 3 para ma-energize sila. Kung hindi yun masunod yung 1, 2, 3, so hindi yun mag-energize. Ngayon, mga kirig,
ang pinakita ko is 4 pins mga kirig, no? So apat na pins yung need natin para ma-energize yung motor, no? So ngayon dito tatlong button lang mga kirig. So ibig sabihin may isang button at may isang button tayo na pagaganahin ulit. So ang ginawa ko mga kirig, ang pinili ko doon is dito ako kay push button to pipindot ulit para makakuha tayo ng pang-apat na pin. So, no? Para magkumpleto natin yung pang-apat na pin. So ang ginawa ko mga kirig dito, pag energize ni R2 mga kirig, no? Eh hindi pala, pag energize ni R3 mga kirig, naglagay ako ng interlocking mga kirig, no? Kay R3 dito. Yan. So ibig sabihin pag energize ni R3, mag-close ito, close ito, close ito kapag nag-energize ng tatlo. So kapag mag-energize si R3 para may pang-apat tayo na pin, dito ko pinili sa kahit saan mga kirig ha, kahit saan ka mag depende sa setup mo, pero ang ipapakita ko lang is dito muna, so, kasi dito ako kumuha noon eh sa pang-apat na pin. So pag press ko kay pag energize ni R3, energize R3, open close, no? So pwede na nating available, pwede na nating mapindot si push button to ulit, no? So naglagay din ako dito ng R3 tapos R4, no? So ibig sabihin niyan mga kirig, pag balik sa iyo sa unon ha. So press R1, press active si R1, press push button to active si R2, no, energize. So hindi pa yan mapapasukan ng kuryente si R4 kasi open pa si R3, no? So pag press ni R3, mag-activate si R3, close, open, close. Pero hindi pa yan mag-activate si R4 kasi open din ito si push button to, wala pang kuryente na papasok kay push button sa kay R4. Tsaka lang mag-energize si R4 kapag pre-nest natin ulit si push button, no? So mag-energize si R4. So si R4 is ang latching niya, hindi ko nilagay dito kasi mawawalan pag bitaw natin dito, mawawalan ito ng kuryente kasi open din to. So ma-de-energize din yung R4 natin. So dito ko kumuha kay R2 kasi close ito, may kuryente ito lagi. Dito ako nagkumuha for latching ni R4. So iyon. So dito na set up ang ating code nito is 1 2 3 2. 'Di ba? 1 press 2 3 2, no? So ito yung code natin mga kakirig. So ngayon doon sa example ko, ang naging code ko doon is 3 1 2 1. So ang ginawa ko lang mga kakirig is sinuffle ko lang, no? So imbis kay 1 2 3 1 2 3 2. So ginawa ko si 1, ginawa kong 3, si 2 ginawa kong 1, si ganito, no? So ibig sabihin si push button 1 is ginawa kong number 3, si push button 2 ginawa kong number 1, si push button 3 ginawa kong number 2. So kaya ang naging code ko doon sa example is 3 1 2 1. So ganyan ko ginawa yung diagram sa my password mga kirig. Pero hindi pa ito complete na diagram mga kirig, no? So ang next na ginawa ko mga kirig, hindi pa complete ito mga kirig, no? Kasi may alarm tayo mga kirig, no? Kung makikita nyo doon, kung sino nanood, may alarm tayo. Kung mali yung pinindot, kung kulang yung pinundot, kung kulang yung code, mag-alarm. Kung sumubra yung code, mag-alarm, no? So hindi pa ito yung diagram. So ang next na ginawa ko mga kirig is ganito. Is dito ko muna in-insert yung start stop natin na button, no? Kung makikita nyo doon yung start stop button natin. So dito yung stop na button. At ito naman yung start na button, no? So dahil yung pinakalas natin ni si R4 yung nag-energize, so si magnetic contactor natin is in-interlock natin kay R4. So ito yung magnetic natin, no? So syempre nilagyan din natin yan ng
latching mga kakirig dito kasi pag bitaw ko kay push button start, so ito yung start, ito yung stop, mag-open yan ulit, no? So mamamatay pa rin yung MC natin or magnetic conductor. So nilagyan ko siya dito ng latching, no, dito. So MC. So ito yung basic na setup, no? So kung pipindutin ko yun, 3 yung sa code na mga kiga, 3 1 2 1, no? So then press start, no? So kasi kapag didiretso tayo mag-start dito mga kakirig, no? Tapos hindi pa na press or na-activate si R4. Ito yung R4 natin. So still na mag-open tong R4, so walang papasok na kuryente kay MC or kay magnetic conductor coil. So kaya need pa natin na ipa-activate si R4 para mag-close ito. So ito yung munang gagawin natin sa itaas, yung ginawa kong code, no? So silbi sequence lang to mga kakirig na mag-activate yung R1, R2, R3 tsaka si R4. So kung makikita nyo dito, kailangan talaga na ipa-activate natin muna si R4 bago ma-activate si MC, no? So ito yung basic na concept ng aking ginawang 4 pins code na start stop mga kakirig. So ngayon alam nyo na yung basic na setup or basic na gagawin para magawa yung ginawa ko. So pwede nyo na itong ipagpatuloy mga kakirig, no? So kayo na bahala kung ang gagayahin nyo ba yung setup ko or kayo yung gagawa ng design, no? So basta ganito yung ginawa ko doon mga kakirig, pero hindi ito yung full na diagram mga kakirig, no? So kung gusto nyo makita yung full na diagram nito, yung sa sample ko, so punta kayo sa community tab, no? So mag-join lang kayo sa club natin, so Kakirig's Club. So makikita kapag member na kayo, so makikita nyo yung full na diagram nito mga kakirig. Pero kung kampante kayo na kaya nyo nang gawin ng setup na to, so pwede na kayong gumawa ng sarili nyong design nito mga kakirig, no? So sana po ay may naintindihan kayo sa tricks natin ngayon. So sa simpleng tricks natin, no? So pwede nyo na magawa kahit ano or ibang design, or pwede nyo gayahin yung ginawa ko na demo. So kayang-kaya nyo yan mga kakirig, basta ito yung basic na ginawa ko mga kakirig, no? So yun nga, kung gusto nyo makita yung diagram ko sa ginawa, so punta kayo sa community tab ko. Pero hindi nyo makikita yun pag hindi kayo members mga kakirig, no? So tanging members lang yung makikita ko kasi makikita doon, makikita nito una kasi sila muna yung unang priority ko mga kakirig, no? So para maging members mga kakirig, just click join button mga kakirig, no? So sa gilid ng aking pangalan, so click that one para ma-member at makakuha kayo ng mga exclusive perks mga kakirig, no? Gaya ng shoutouts mga kakirig or ano pa, yung mga diagram ganito. So salamat mga kakirig. So please don't forget to like, share, and subscribe.